Basta batas. Basta batas. Basta batas. May itatanong lang po ako sa inyo, since hindi naman mandatory ang COVID-19 vaccination ayon sa RA, 'di ba nagre-research siya? Ito 'yung maganda kay Miss France eh. Or Republic Act 11525 Section 12, pero sabi ng Malacañang na nire-require na ito sa mga empleyado ng gobyerno. At kung hindi pa rin sila magpapabakuna, ay required silang magsubmit ng negative result of PCR, antigen or saliva testing. Ang tanong ko po ay kung hindi po makasubmit ang unvaccinated government employee ng negative result nito mga tests na ito, hindi siya talaga nagpa-test o hindi siya talaga nagpa-test, maaari po ba siyang parusahan o kasuhan? Salamat po. Ang problema kasi dito, no, mayroong pagbabalanse ng interes. On the one hand, syempre, karapatan mo na huwag kang pilitin na magpabakuna. Bakit? Kasi wala namang batas na nagsasabi na kinakailangan ikaw ay magpabakuna. Otherwise, ito yung mga ngahulugan ng pagkatanggal mo sa trabaho o hindi mo pagpapatuloy sa serbisyo. Kaya ang ginagawa ng mga kumpanya at maging ng pamahalaan ngayon, kung ayaw mong pabakuna, eh magsasubmit ka na lang ng mga swab testing. Eh ang problema dyan, kapag hindi ka nakapagsubmit, syempre hindi ka nila papapasukin. Ba't hindi ka nila papapasukin? Kasi hindi nila sigurado kung safe ka. So kung hindi ka safe ka at hindi ka pumapasok, eh baka rin makahulugan ng pagkakaalis mo yan sa trabaho. Pero syempre hindi ka naman makukulong dyan o hindi ka mapuparusahan. Yun lamang, maje-jeopardize yung work mo. Kasi lagi kang absent eh. Well, yung absent yun, hindi ka kumikita doon. Sa performance evaluation, eh, hindi maganda ang performance. So, lugi ka na rin talaga. Lugi ka. Tapos, kung tuloy-tuloy na hindi ka pumapasok, eh, that could be a valid ground para masisanti ka. Hindi ba ito, attorney, panggigipit sa empleyado? Hindi ka ba malilabor dito? Yun nga yung problema dyan. Yun yung sinasabi kong pagbabalanse ng interes. Kasi nga, on the one hand, there's this COVID pandemic at kailangan mo pangalagaan ang kalusugan ng bawat tao. Ng pangkalahatan din. But on the other hand, may mga karapatan tayo. Hindi ka kasi pwedeng pilitin na gumawa ng isang bagay na ayaw mo. Totoo. Lalo pa kung wala namang batas na nabalangkas para dyan. Kasi walang batas na nagsasabi na compelled ka na magpabakuna. Oo, wala. Eh ngayon, kung walang batas yan, hindi ka nalang mapipilit, eh gumawa sila ng measure or hakbang. Ano yung hakbang na yun? Pagpapasok ka, magpa-swab ka. O di pagka hindi kami sigurado kung ikaw ay safe, hindi ka namin papapasukin. So ang problema dyan, it enjoys the presumption of regularity. Pwede mo sigurong questionin yan sa korte, sabihin mo parang lumalabas, panggigipit na din yan. O pero right now, eh ang presumption valid yan. Kasi yan yung pwede lang nilang gawin eh. Kasi hindi ka nga pwedeng piti magpabakuna, so pwede silang mag-require talaga ng ganyan. Which is allowed by law. Walang kinaibahan yun sa hindi ka papapasukin sa mall pagka wala kang face mask. Dati nga, may kasama pang face shield. So parang ganun lang din yun kasi binabalansi nga. Ngayon, wala pa namang decision ang korte na nagsasabi na bawal yan o hindi. Pwede mong itry, pwede mong itest case. But as I said, it enjoys the presumption of regularity. Kasi nga, hindi ka mapilit magpabakuna. So, di ba, they will also be adopting measures that would somehow secure the office or work environment. Basta batas. Basta batas. Basta batas.